Hello po. Today magluluto ako ng sumang malagkit. Suman sa Quezon ang akin lulutuin. Ito pong malagkit na ito, hinugasan ko na po itong mabuti. Tapos para medyo ma-excite ako, nilagyan ko, hinaluan ko siya nung black rice. Ayan, kaya nagkaganyan yung kulay niya. Tapos dahil wala po kaming fresh na gata dito, ito na lang nasa lata yung aking ginamit. Ayan, nilagay ko na po dito yung kalahati. Nilagyan ko siya ng kaunting asin. Tapos hindi ko na po siya lalagyan ng sugar kasi depende po sa kumakain. Gusto niya isasawsaw na lang niya sa latik o sa ibang matamis. Kaya hindi po ako naglalagay ng asukal sa aking suman na malagkit. Tapos po ito yung aking dahon, hinahayaan ko lang dito sa ibabaw ng aking niluluto at mamaya pagkatapos na itong malanta na, saka ko siya lilinisin at ikakat ng enough para dun sa aking gagawing suman. Napakamahal ng dahon ng saging dito eh. Yung bili ko rito ho is 6 euro ito. 1 kilo yata. Tapos ayan, may mga sira pa. Kaya yung iba, dudublihin ko o tatapalang ko na lang. Para magamit ko lang. At tinatanggal ko yung matigas niya dito. Ayan. Tapos hindi ko itatapon itong mga pinagtabasang ko ito. Kasi ipapailalim ko siya dun sa aking ilulutong suman. Para hindi didikit yung aking suman dun sa aking kalderong paglalagaan. At of ayon kay Secretary Duque, itong makabagong tatong nakikita natin ngayon, karamihan sa mga ito ay nagsimula ang kanila protection bago pa ipagpapad itong enhanced community quarantine. Malalaman daw sa susunod na 2 linggo kung napabagal ba ng quarantine ang pagdami ng kaso sa bansa. Maraming salamat, May Alves. Quarantine ang buong Cebu. Pagtitiyak ng kanilang gobernador, makakapasok sa kanilang probinsya ang mga pangunahing pangangailangan ng publiko. Nakatutok si June Veneracion. We are moving towards a total lockdown. This is for the protection of Cebu and the Cebuanos. Sa ilalim ng enhanced community quarantine, bawal ang lumabas ang mga residente. Pwera na lang dito ang may mga medical emergency, mga bibili ng pagkain, at iba pang exemption na alinsunod sa mga patakaran. Gaya sa Metro Manila, exempted din sa curfew ang mga itinuturing na frontliners. Ipinaputos na ng gobernadoran magsagawa ng special session, ang provincial board para pag-usapan ng pagsasailalim sa lalawigan sa state of emergency. Gayunman, pagtitiyak ni Garcia. So, eto na. Luto na ang aking suman. Sumang malagkit. Ayan, buksan ho natin. Kung ano ang naamoy ko. Ang sarap. Nagugutom na ako. Ito yung aking aalamusalin. Ayan. Ayan po, oh. Ayan. Ang sarap nito. Tara po, tayo magkape na.